Isang tawag mo lang, ako agad ay nariyan. At handang bigyan ng kulay ng mundo mong wala ng buhay. Gagawin lahat, ika'y di pababayaan. At ika'y laging alalayan. Isang tawag mo lang, ako agad ay nariyan. At handang bigyan ng kulay ang mundo mong wala ng buhay. Gagawin lahat, ika'y di pababayaan. At kung walang mapupuntahan at walang masisilungan at wala nang ibang makuuyan. Ito po sa ating programang Narito Ako, Kaibigan Mo. Kamusta, Sister Wen? Okay at, lang. Medyo maulan, ha? Yes, pulang-pula ka ngayon. Yes. Kumusta dyan sa Maynila? Yes, dito sa Manila, medyo nagsisimula na rin lumakas ang hangin, medyo ulan. Actually, ilang araw na rin na maulan dito. Pero, just sa Pampanga, kamusta naman dyan, Wen? Medyo maulan. Pero ngayon, medyo humina ng konti yung hangin. Pero, buti na lang. Meron tayong internet connection. Yan, oo. Mukhang ito na yata si Pepito, no? Mukhang paparating na. Kaya, mga tagapakinig namin na nandito ngayon, na nakikinig at nanonood sa aming broadcast na ito, stay safe, stay warm, stay dry, no? Lalo po yung mga nasa coastal areas, warning lang po at medyo malakas ang hangin, baka po magkaroon ng mga storm surges. Kaya let's all be safe in our homes and huwag makalimutan magdasal. No? Tama. Pero Brother Jerry, kahit na maulan, talaga namang matagumpay naman ang simula ng ating celebration. No? Ano ba yung ating celebration for this pala, week? No? O, mga kaibigan. Prison Awareness na Week natin. Yes. Ngayon po ay sinimulan po kahapon yung pag-obserba sa week-long Prison Awareness Week celebration. No? At, ang ganda ng homily ni Father Nizel. Oo, Weng. Yung nga sana tatanong ko sa'yo, nakapanood ka ba nung... Kahit yung mga volunteers in prison service natin all over the country in different units na nag-join sila lahat. Yes, oo, kaya nga nakakatuwa dahil alam mo, kakabahan ako kasi sa lahat ng mga Prison Awareness Week celebrations, ngayon ako parang medyo balisa kasi hindi ko alam paano mag-turn out ang celebration dahil halos lahat ay online ng mga ang ating... Pero ang kagandahan naman dahil online tayong mga volunteers in prison service na dati, pagka ganyan eh, kanya-kanyang busy tayo sa mga kanya-kanyang unit natin. Pero ngayon, parang we get to communicate with one another. So lahat ng mga ginagawa natin, nagsasama-sama. Yes. Isang banda talagang maganda yung nangyayari ngayon dahil nakikita natin kung gaano ka-ingenious yung ating mga volunteers. Yung iba, kahit medyo challenged, talagang pinag-aaralan ng husto yung social media, no? Iba, hindi marunong daw mag-Zoom, hindi marunong mag-FB, pero nakikita natin nakakatuwa dahil kung hindi natin gagawin yun, we cannot do our ministry. Dahil hindi naman tayo pwedeng pumasok sa... hindi naman tayo pwedeng pumasok sa mga kulungan ngayon at makasama yung ating mga kapatid na inmates at DLs, no? Virtually lang, pwede na rin naman. Yes. At kayo po ng mga nakikinig sa amin, lahat ng mga nanonood din, abangan nyo po yung lahat ng mga activities sa iba't ibang units sa buong Pilipinas. Mamaya i-announce natin yan, no? Yung mga sunod-sunod na activities. At meron tayong mga kaibigan, no? Na makakasama natin ngayon. Siyempre, hindi lang naman tayo nandito ngayon, no? Although ngayong gabi, we are again a full house, no? Dahil nandito na naman yung ating mga kasama sa ating mga kaibigan natin, no? mga friends natin dito sa ministry. Yes, at sila po ang magsasama sa atin sa loob ng
isang oras. So, tawagin natin ang una nating kasama, syempre, mga kaibigan ng Pastoral Program Officer po ng CBCP-ECPPC. Palakpakan natin, syempre, Brother Mike Bartolome. Hello, Kuya Mike! Hello, mga kapatid! Magandang gabi sa inyo. Bagamat maulan ay maayos naman ang kapaligiran dito. Even sa... Wala ka pa sa camera, Mike. Na-stop ata. Ayan. Nakita na natin ang kagwapuhan ni Kuya Mike. Puting-puti. Yes, Mike. Kamusta ang weather dyan sa Cavite ka, no? Cavite? Sa Cavite po ako ngayon. Kamusta naman ang panahon yan? Paambon-ambon lang dito. Pero kanina, sa loob po ng CBCP, medyo malakas-lakas po yung... So pumasok ka pala sa office kanina? Mm-hmm. Okay, sige. Sige, Kuya Mike, samahan mo kami ngayong gabi at full house na lang tayo ngayon. Ngayon naman, papakilala ko naman yung ating executive secretary, yung ating batang-batang executive secretary. At ito po, ang ating pong... din po no, ng St. Francis of Assisi Parish in Bungabon, Nueva Ecija, na nagbigay ng napakagandang homily kahapon no, sa pagbukas ng ating Prison Awareness Week celebration sa kanya pong misa. So, dito po si Father Nizel Lirio. Father, good evening po. Kamusta po kayo dyan sa Bungabon? Hello po, Father. Hello, magandang mga kaibigan. Dito sa Bungabon ay nagsimula ng umulan no, kanina pang hapon. At may talagang ibang dilim kasi kapitbahay namin yung nalandingan ng bagyong si Pepito eh, no? Yung araw na actually may nga dito yung papuntang Balera, dalawa yung daan dito, kaya medyo malapit talaga kami sa may sentro ng bagyo. Number 2 yata ang signal namin, signal number 2 na base. Yeah, sa ngayon po yata, no? If I'm not mistaken, yun po ang option ng PAGASA na signal number 2 na daw po sa lugar ninyo nga, no? Kaya medyo mag-ingat po kayo dyan at stay dry, Father, no? Bawal magkasakit, bawal mabasa. Okay. Amen. So, yes, ngayon. Okay. So, ngayon, dumako naman tayo sa bandang Legazpi naman. So, pakilala natin ang ating chairman ng CBCP-ECPPC, Bishop Joel Bailon. Good evening po. Magandang gabi, Weng. Magandang gabi, Jerry. Magandang gabi, Mike. At Father Nizel. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, pangalawang episode natin ito sa Narito Ako, kaibigan po. Masaya, nakatutuwa na nakita-kita tayong muli kahit man lang sa virtual na paraan. Pero salamat sa Panginoon at narito tayo. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Yun, at nako. Weng, siguro batiin natin itong ating chairman. Oo, huwag natin kalimutan. Tatapos lang niyang mag-diwang na sacerdotan. Laan niyo mga tagapakinig. Ay, oo nga. No? Ilang taon ng pari ang ating 18? Bishop, no? Parang ako, ang feeling ko, kung ilang taon siyang pare, parang yun lang itsura ng edad niya. Marami salamat, Ray. Yes. So, ilang taon? Na, kayo na po magsabi ko, ilang taon na po kayong pare para maniwala po sila. 42 po. 42. 42 years. 42 years. 42 years of priesthood. No? Talaga, yes, I was ordained 1978 po. Wow. Alam ko, Bishop, 24 pa lang eh. Nako, pwede rin. Kapag maulan. Napigla ako na senior citizen na si Father. Yes, kaya nga, hindi, wala talaga. 78, Ate Ring, anong ginagawa mo noon? Noong 78? Ako, nanonood pa ako ng Sesame Street noon eh. Noong 78? Grader pa ako noon eh. O, yun na nga eh. Parang, si Father Nisan, mukhang wala pa yata sa mundo noon. Father, ano ka na? 3 years old. 3 years old. Talaga nga naman. So, Bishop, wala pong ano ito, walang halong pang ano, pambibambola, kundi talagang, hindi talaga ano, wala ng hustisya yung edad nyo sa inyong... Napakabata. Yes. Marami salamat. Yes. Okay, so Brother Jerry. Apo. Ayayahan muna natin ang ating tatlong kasama ngayon, si Bishop, si Father Nizel, at saka si Brother Mike, at ang lahat ng mga nakikinig sa atin para sa isang panalangin. Okay, sige po. Simula po tayo ng panalangin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapag mahal na Panginoon, Ama ng Sanlibutan, likha mo ang lahat ng tao ng may pantay-pantay na dignidad. Ibuhos mo po sa aming puso ang diwa ng kapatiran at pag-alabin mo ng mga damdamin sa diwa ng makabuluhang pagtatagpo, pakikipag-usap, katarungan at kapayapaan. Pakilusin mo kami upang lumikha ng makabuluhang lipunan at mundong higit na may dignidad. Walang nagugutom at naghihirap, walang karahasan at tumatakwil sa digmaan. Maging bukas nawa ang aming mga puso sa lahat ng tao at bansa sa mundo. Makita nawa namin ang kabutihan at kagandahan ng bawat isa na iyong tinalaga sa aming bilang tao. Nang sa gayon ay maipagtibay ang ugnayan ng bawat isa sa mga makabuluhang gawain at magagandang adhikain na aming kapwa sinusulong. Ipagkaloob nawa ninyo ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Father Nizel, sa isang napakagandang panalangin. Ano ba yung history ng panalangin na natin, Brother Jerry? Actually, Weng, Bishop at mga tagapakinig, no, yung panalangin na binigkas ni Father Nizel, yun po yung 8 o'clock prayer natin sa prison ministry, no? Dahil ito ay nakatuon doon sa ating kampanya na maalis na ang parusang kamatayan. So, ayun. Meron tayong prayer brigade every 8 o'clock nagsimula ito noong October 10 at matatapos ito sa December 10. So, gabi-gabi, ito yung dinadasal natin tuwing alas 8. So, okay. Naman po yung Tagalog translation, no? Kasi meron tayong English translation. So makikita nila, no? Kung makikita nilang CBCP ECPPC page, nandun po at naka-post po ang ating panalangin. Oh, by the way, baka makalimutan natin, sa ating programang Narito Ako, Kaibigan Mo, meron tayong hashtag. So ang hashtag natin for this week ay Second Chances. Second Chances. Yes. So huwag natin kakalimutan, no? Pag tayo po ay may mga comment, may mga tanong, o merong gustong i-share, mag-comment lang tayo dun sa comment box natin. Hashtag Narito Ako, Kaibigan Mo. And then secondary, hashtag Second Chances. So, comment na po kayo. Type na. Brother Jerry? Yes, ako nga. Actually, nagmo-monitor nga ako sa ating FB, no? Yes. Marami na rin tayong viewers, no? We have around 40 viewers na right now, no? Sana madagdagan pa ito. At andi dito rin yung mga iba nating mga kasama sa prison ministry, no? Like sila, Miss Tessie Gomez, si Kuya Rudy Diamante is also with us. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Siguro, you spread the word and mag-watch party tayo na marami pong marating ang ating broadcast na ito, no? Sa ating manood. Sayang, no? Kailangan marinig natin ang kwento ng ating panauhin ngayon. Yes. Oh, nako, excited ka na ba, friend? Excited tayo, of course. Excited na po ba kayo, no? Dahil ito pong ating kakapanayamin ay may magandang kwento ito, no? Alam, actually, mga kaibigan, ano, mga friends na nakikinig ngayong gabi, during Prison Awareness Week, ginuginita po natin ang kalagayan ng ating mga nakapiit, no? Yung mga preso, yung mga PDLs na tinatawag. Pero hindi lang po sila ang numero unong na aapektuhan ng pagkakakulong, no? Kundi yung kanilang mga pamilya, no? Ano kaya yung epekto ng kanilang pamilya, no? Ano yung naging epekto nitong tinatawag nating crime, no? So, ngayon ganyan yung kasama natin. Makilala na ba natin, friend, no? Yung ating guest ngayong gabi. Excited na. Siya po ay maglalahad sa atin ng kanyang mga experiences, no? Yung experience sa kanilang pamilya, simula nung nangyari yung trahedya sa buhay nila, at paano nila ito na nalampasan, o paano nila ito dinil, no? Bilang isang pamilya. So, ako na magpapakilala, no, friend, at nandito ngayon yung ating kapatid, no? Siya rin ay presidente ng samahan ng mga pamilya sa death row. So,
I-welcome natin ngayong gabi ang ating kapatid na si Ate Dali Pangilinan. Yay. Ate Dali, napalakpakan natin. Kamusta ka, Ate Dali? Nakamute ka pa, Ate Dali? Grabe. Habang hindi nyo pa binubuksan eh, nang lalamig na ako eh. Baka naka-aircon kayo. Baka naka-aircon ka dyan. Oo, naka-aircon naman po. Magandang gabi po sa mga nagbigay po ng oras para po makasama po namin sa loob po ng isang oras. At magandang gabi po, Bisha, Father, Mike, Ate Weng at Kuya Jerry. Kuya Jerry. At sa lahat po ng ano, busy-busy kasi ako kanina, nag-message ako sa lahat ng yung ibang beeps, tapos yung mga kaibigan, mga kapatid ko. Sabi ko manood sa ngayon. So, ako po si Dali Pangilinan, regular volunteer ng Commission on Prison Pastoral Care at presidente din po ng samahan ng mga pamilya ng mga nasa death row. Nandito po ako, ang kaibigan nyo. talaga nga naman ha. Nakakatuwa yung iyong ngayong gabi, Ate Dali. Ano? Talagang banaag na banaag sa iyo ang kapayapaan ng Panginoon, no? Na nasa iyo ngayong gabi. Ngayon, magkento ka naman sa amin, ha, Dali, no? Sa mga, ano, dahil ngayon po yung awareness week, no? Sabi mo nga, busy-busy ka sa kaka-follow up. Paano ka ba dito? Kailan ka pa ba naging volunteer dito sa gawain ito? Paano ka na dito sa ministry na ito muna? Sige po, kasi si Papa po na nangyari po yung kaso 1994. Pero kulang-kulang 5 years po siya sa krame. So, 1998 po nang mapapunta siya ng Muntinlupa sa maximum. Ngayon po, pagdating namin ng maximum, so death row, may samahan na po ng samahan ng pamilya sa death row. Bali, yun na yung kumakatawa na teacher yon. So, nung umaatenda ko ng mga meeting na siyempre si Sir Rudy, ang nandoon pag ano sila yung kasama ng grupo at sila yung nagtatag kasi ng samahan ng pamilya sa death row. Tapos nung maibaba ang hatol ng anak ng presidente, ako yung ipinalit kasi aktibo daw ako. Aktibo kasi ako sa mga lakad, sa mga rally, sa mga advocacy nung samahan. So ako yung nakita na pwedeng pasahan nung pagka-presidente nung samahan. Okay, so itong samahan ito, yung samahan ng pamilya ng nasa death row. So ibig sabihin ang asawa mo ay nasa death row, no? Tama ba 'yon? Yes. Oh. Pero ngayon wala nang wala nang death penalty ngayon, nung diba? Mahatulang po siya. Yes. 1998, okay. Pero ngayon wala nang death row, di ba? Wala nang death penalty. Pero nasan yung mister mo ngayon? Nasa medium na po siya ngayon. 2006, nang maibaba yung hatol sa kanya, naging reclusion perpetua. Kaya naalis siya sa death row. So sa makatuwid, nakakulong pa rin siya, no? Sa medium security medium compound ng New Bilibid Prison. Opo. Okay, sige. Sige, Ate Weng, ano bang gusto mong itanong sa ating guest ngayong gabi? Ako curious ako, Ate. Kasi kahapon nung nag-uusap tayo, sabi mo 25 years na si Kuya. 26. So, kasi dahil di pamilya din ako, no? Meron din akong mga anak katulad mo. Gaano kahirap o gaano kadali ang maging isang single parent na ang asawa mo ay nasa loob at kayo nasa labas at maliliit ang mga anak mo? 1998 nga po nung mahatulan siya. So ako pa naman, talagang nasa bahay lang. Nag-a-assist lang ako pag maglilinis, kaya expert talaga ako sa paglalaba, paglilinis ng bahay, mag-garden,
Yun talaga yung eksperto ko talaga. Tapos maalaga kasi ako sa ano pamilya, maalaga ako sa asawa ko, maalaga ako sa mga anak ko. Lahat kailangan nasa ayos, yung nakaguide ako sa pag-aaral ng panganay. So ganun ako. Kaya nung biglang nagsarili ko, sobrang parang ang pakiramdam ko noon, ano, bumagsak talaga yung bahay na flat sa lupa siya na hindi ko alam paano ako. Pero, syempre, kailangan kasi maging, ako yung maging matatag. Kasi sa akin nuhugot ng lakas kasi yung asawa ko, yung dalawa kong anak na ang babata pa nila. So, napakahirap talaga. Kaya lang, kailangan diskarte, hindi ka mahiyain. Pero mahiyain talaga ako, pero inalis ko talaga yon. So, kailangan maglabada ako. Masong ako ng katulong. Nagkatulong ako. Tapos nung umalis ako sa pagkakatulong, nag-barbecue na ako nung mga manok, yung mga paa, ulo, ganun, mga dugo. Yun ang naging trabaho ko noon sa harapan ng bahay namin. Ate Dali, kamusta ba ang buhay nung bago nangyari itong mga to? Kamusta ang buhay niyo ng iyong sweetheart bago nangyari itong yung incident, krimen, pagbago ng buhay ninyo? Kasi kami mag-asawa, nagkilala kami sa Valenzuela. Nagtatrabaho kami sa isang pagawaan ng radyo, pang-export 'yon. So, yung asawa ko repairman, tapos ako nag-a-align ako ng stationary radio. So, magkatapat kaming dalawa. So, yun, naligaw sa akin. Tapos, na pinasal kami kasi kailangan, buntis na kasi ako nung ikasal. Okay. Tapos, nung hindi ko na medyo hirap na ako, umuwi na ako ng Bulacan. Nandun ako, umuwi lang siya. Diretso naman yung trabaho niya. Nung nagsama na kayo, tumigil ka na sa pagtutrabaho, kumbaga. Oo, nasa Bulacan ako. Ikaw na ngayon ay housewife na lang, no? Huwag pa lang. Housewife, no? Hindi pwedeng lang. So, ikaw ay housewife na noon, ano? Oo. At ilan ba ang naging anak ninyo ng iyong asawa? So, dalawa. Kaya lang, malaki ang pagitan nila. Anim na taon bago uli masundan yung panganay. Okay. So sige, fast forward tayo ng konti, no? So nung nangyari na nga yung insidente sa buhay nyo, at yun nga, siya yung napiit, no? Kamusta ang buhay, no? Dahil, syempre, naiwan sa'yo yung dalawang anak ninyo. Kamusta? Paano mo niraos ang buhay ninyo noon? Nung kulang 5 years siya sa krame, mayroong kamag-anak pala si Papa doon. Ngayon, lahat ng produkto ng San Miguel, meron akong kinukuna ng chicharon, lahat. Ang ginagawa kasi namin nung mag-iina, tuwing Friday ng hapon, pagkagaling nila sa school, luluwas na kami, may dala na ako mga produkto na ibebenta ko sa krame. So, pwede kasi kami mag-stay na mag-iina doon ng Friday ng gabi, Saturday ng gabi, uuwi kami Sunday ng hapon. So, may tumutulong sa akin doon na magbenta sa mga opisina. Pero may permit yun. Tinutulungan niya akong kumuha ng permit ng monthly. Yun, isang malaking tulong yun para sa amin. Okay. So, pag-uwi na kami, ang trabaho ko naman, yun nga, nagbabarbecue ako. May nagturo kasing isang inmates na kasamahan ni Papa sa krami kung paano magbarbecue. So, yun, naging hanap buhay ko din yun, Monday to Thursday, nagbabarbecue ako sa harapan ng bahay namin. So, yeah, gano'ng kahirap pa... Kasi ako, I can relate, may mga anak kayo, ano? Kamusta naman yung dalawa, no? Anong mga sinasabi nila sa inyo na may miss ba nilang kanilang ama? Paano naging buhay nila, no? Yung pinakamatindi kasi nito, hindi nga, ikikwento ko na rin. Kasi namang mahatulan siya, syempre, akala ng mga anak ko, lalaya siya. Mm-hmm. Hindi, nung pagkahatol kasi kay
eh, Papa. May yung bahay namin, yung tinitira namin sa Krame, may mga gamit pa kami doon. So, hindi muna ako umuwi ng Bulacan. Nandun ako, nag-ayos-ayos ako. Tapos, para kaya hindi ako umuwi nung pagkahatol sa kanya, hindi ko maharap yung anak kong panganay. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Tapos yung bunso, hahanapin talaga si Papa. Tapos siguro mga 5 days ako hindi nakauwi. Isip-isip ko paano kay Papa liwanag, paano ganon. Pero alam ko naman na paliwanag na kasi nung hatulan si Papa, isang jeep na magkakamag-anak, yung mga kapatid niya, yung biyanan ko na lumuwas. So nasabi na sa kanya. Pero yung kaming dalawa yung mag-uusap, parang yun hindi ko pa kayang harapin. So after five days, umuwi talaga. Umuwi na ako. Tapos nung nasa daan, nung nasa tricycle ako, hindi pa ako bumababa. Nakita ko na yung anak ko na lalaki. Nasa ano, nag-iigib siya sa poso. So nagkatinginan na kami. Alam mo yun, yung nagkatinginan na kami. Nakita ko, umiiyak siya. So ako naman, doon ako bumaba sa tapat ng bahay. Yun, pagdating namin sa bahay, ang sabi nung bunso ko, na mama, si Papa, ganun. Tapos yung anak kong lalaki, dala-dala si Timba, pumasok na doon sa loob ng bahay, umiyak na nang umiyak. So nag-iiyakan na kami. So walang salita na ako, hindi na ako makapagpaliwanag. Basta yun na yun. Alam na nila yun na wala si Papa. So ano na yun? Sabi ko nga, sabi ko dun sa bunso, yun si Papa nandun sa malaking bahay, nagbabakasyon. Yun lang yung sinabi ko dun sa bunso ko, na yung ganun sitwasyon lang. Okay. Baka meron po kayong gustong itanong, Father, Mike, or si Bishop, Bishop. Meron po kayong gustong itanong sa kay Dali. Apo, Bishop? Nakamute po kayo, Bishop? Bishop, naka-mute po. Naka-mute po kayo, Bishop? Hindi niya. Naka-mute po. Ate Dolly, ang gusto ko lang ang matanong sa iyong personal na karanasan, pati na sa mga anak ninyo, ang paano kayo tinuring ng community ninyo, yung mga kapitbahay, kabarangay, nung malaman na nasa bilangguan na nga ang inyong mister. Opo. May awa ba? O pagbutya? Pag tinakwil kayo? Ganon. Nung pong umpisa po nung di umuwi nga po ako after 5 days, so hindi po ako lumabas ng bahay nung maghapon na yun. Tapos kinabukasan, hindi naman pwedeng hindi ako lumabas. Siyempre may bibilhin ka sa tindahan. Hindi ka po nila babatiin, nakatingin lang po sila sa inyo, sa akin, tapos titingnan ka sa ulo, tapos yung iba, yung medyo alam ko naman na medyo suplada, ganyan, titingnan ka mula ulo hanggang paa, yung iba naman ang tingin sa'yo, parang naaawa. So, iba-iba yung reaction. Ako naman, hindi ako kumbaga hindi ako nagre-react, walang reaction. Ang hindi ko pala alam, talagang sobrang ang epekto pala nito sa bata, dun sa anak kong lalaki. Yes. Kasi yung anak kong babae, bata pa eh. Basta sinabihan ko lang na nasa malaking bahay, tapos dadalawin na lang natin, parang ganun sabi ko. Pero yung panganay ko pala, so, syempre siya yung talaga eh. Tinutukso na pala, sabi, ay tatay mo, hindi ko alam yon, sa school siguro yon. Kaya yung anak kong panganay, hindi siya mabarkada. Kunti lang. Tapos pag may topic na, nasan tatay mo? Bakit yung tatay mo? Lumalayo yung anak kong lalaki. O hindi niya sinasagot. So parang nakita ko na, pero yung matatanda doon sa amin, syempre sila yung naiintindihan eh. Kasi hindi naman nila nakilalang lubos yung masama yung asawa ko. Hindi. Mabait yun, magalang. Sabi ko nga siguro lang yun, dala ng barkada, ganun. Tapos yung ang iniiwasan ko kasi noon ng mga tanong bakit pinabayaan mo? Alam mo ba yan? Mga tanong na ayoko mapakinggan. Anong nangyari? Ganyan.
yung ano niya, pamilya pa naman niya, di ba? Maka-Diyos sila, yung biyanan kong nga. So, mga tanong na iniiwasan ko, mga ganong bagay, ayokong harapin sa no, mga panahon na yon. So, nakita ako nung matatanda doon na eh, talagang si Dali, masipa, ganyan, kaya. So, may isa doon na may cater, nagki-cater siya. Alam naman niya kasi ako na ano, maayos kasi ako sa paghandaan. So kinukuha niya ako. At idali sama ka sa cater. Tapos ano 'yon, mura lang ang bayad noon eh. Tapos pag may mga tirang pagkain binibigyan ako. Tapos mayroon doon nagpapalaba, naghahanap ng pinakamalinis daw na maglaba sa pinambaran. Ako kasi yung pinakamalinis maglabarong kaya sikat ako. Abihin, ay si Dali, ano yan, masipag yan. So, yung matatanda, alam nila yung kung paano kami nabuhay. Paano ko, pero alam mo yun, hindi dumating sa punto kasi ako na, na ayoko na, uuwi na ako, parang gano'n. Kasi ang gusto kasi ng, sa side ko, umuwi ako ng Quezon. Doon ako, kasama yung mga anak ko. Ang gusto naman ng biyanan ko, dito, kakain ka. Kakain ka pag kakain kami, parang gano'n. Pero hindi kasi ako yung tipo ng tao na gano'n. Ayoko magpabigat. Parang inisip ko kasi, eh, kasalanan ni Papa. Kailangan manindigan kami doon. Wala kami pabibigatan. Kung may gustong tumulong, tatanggapin ko yun. Basta ako, ipakikita ko na andito ako. Tulungan niyo ako, salamat. Gabayan ako, gano'n. Yun naman, yung mga kaibigan ko, gano'n siya, nagpapalakas sa akin. Pero may mga kaibigan din kasi na nagsasabi na, bakit hindi mo pa yan iwanan? Wala namang mangyayari na dyan. Bitay na nga, eh, di ba? Bibitayin. Eh, sana iwanan mo na. Pero hindi eh. Hindi kasi, hindi siguro ako gano'n tao. Na ano, kung may mali man si Papa, siguro sasamahan ko pa rin para maiayos yung buhay niya. Hindi ko siya yeah. Alam mo, Dali, yan ang gusto kong itanong sa iyo, eh, no? Bago magtanong si Father, no? Kasi syempre pagka nakulong asawa, eh napaka ano niyan eh, parang lumayo ba yung isang asawa? Eh napakaraming tukso niyan, no? Hindi ba nagkaroon ng insidente na parang na-test yung inyong buhay mag-asawa? Eh, natatawa ka, no? Pero ay, nanligaw ba? Hindi nang gusto kong itanong sa'yo, ate. Yes. Yung 26 years, hindi siya madali, ha? Ako, 23 years, magta-24 years ako nakasal. Yung magkahiwalay kayo, yun sinasabi ni Brother Jerry, paano mo napanatili yun na, ano, na isabuhay mo yung marriage vows niyo? Oo. Ano kasi, siguro ano na din, parang kasing nagsuportahan kasi kami ni Papa. Kasi si Papa, nakita ko din siya, ano siya. Uso kasi nun sa maximum na yung may sinasabi na, uy, yung may dumalaw, yung halimbawa, hindi dinadalaw ng asawa, may ibang dadalaw. Yeah, tapos, Siguro din, nakita kasi din ni Papa kung paano ko siya suportahan. Parang kaming dalawa, yun yung nagkumapit sa relasyon namin. Kasi, kumbaga, Dali, ikaw, maputol kita, ikaw ay faithful, no? Pero si Art, palagay mo, faithful din ba siya sa'yo? Yun kasi sa maximum kasi si Papa ang isa sa pinakamatino na inmates na PDL. Wala siyang bad records. Hindi siya nagiinom, hindi siya nagsisigarilyo. Basta matino siya doon. Kaya nga kinuha siyang governor ng Building 1 tapos sa mga dorm pinahahawak ng pera. Kasi nga, maaasahan mo, maano siya, tapat, ganun. Siguro nakita rin ni, kaya siguro, ako ang naiisip ko, kaya si Papa siguro hindi nagloko. Kasi ako, maayos din ako. Parang nakita niya yung paghihirap ko, suportado ko siya. So, siguro ganun lang yun. Parang suportahan parehas. Ganun. Okay. Jerry, ako naman ako dyan, no? Sige, Mike. Brother. Okay. Mike. Dali, ako naman magtatanong para sa'yo. Kasi, Bishop, ako po ay isang padre di pamilya, no? At binibitbit ko ang aking pamilya sa kanilang paglaki. Ngayon, Papa, pakita mo naman sa ating mga kaibigan na nakikinig.
kung paano mo binitbit ang iyong pamilya, nagkaroon ba ng problema kung sakaling sila ihatid mo sa school, asun sinasabi nila pag may mga family day, ano naman ang sinasabi nila kapag hinahanap ang kanilang tatay? Siguro ano, para kasing hindi naging problema sa pamilya namin yan. Kasi ako kasi, ako kasi yung nakita nila eh. Nakita nila na hindi ako umiiyak, pero umiiyak ako mag-isa lang, hindi nila alam. So, nakita nila kasi na pag may meeting, andun ako. Ako nga yung nung grade 6, ako yung president ng mga parents. PTA. Tapos yung si Rhea, PTA. Alam mo na, siguro nakita talaga, si Rhea kasi outstanding nung kinder, tapos valedictorian siya nung elementary. So, alam mo yon yung nakita ko na importante talaga yung suporta ng magulang. Sa'yo talaga sila tumitingin. Nakita ko yun eh, na maayos ka. Para sa akin kasi, hindi problema yung problema eh. Ang problema, dalhin mo siya ng maayos. Hindi naman problema na wala kang pera. Para sa akin, hindi problema. Ang problema, kailangan ikaw maayos ka kahit nasan ka. Sa bahay kasi maayos ako. Mm-hmm. Maayos ang lahat. Sa school, asikasuin ko ang mga assignment nila kahit ako ay busy-busy. So yun, nakita ko yun na ang sinong nasa labas na hindi nakakulong, kailangan ikaw ay maayos. Magpakita ka ng magandang halimbawa sa mga anak mo. At unang-una ay ikaw ay tatawag sa Diyos at hihingin ng gabay sa Kanya. So, dali, napakahirap pala ng maging buhay ng nanay at tatay, ano? Sa iyong mga anak. No? Si Father Nizel yata may tatanong din sa iyo. Yan. Ako kasi napapabilib ako kay Ate Dali, napapahanga ako. No? Kasi para bang iba pagka nasa bilangguan yung asawa nila o kamag-anak, para bang nagkakaroon ng inferiority ng complex, no? Para bang nahihiya. Pero si Ate Dali kasi pag nakita natin, para bang confident siya. Tapos ang lakas-lakas ang loob niya, no? Yung ano niya, dinlayo kanya niya. Ay yung tanong, parang ano ba yung nagpapalakas ng loob mo? At parang bakit napaka confident mo, parang ang lakas-lakas ng loob mo sa kabila ng mga pagsubok na ito? Mm-hmm. Okay. Ako nga, natatawa nga ako kasi sa magkakapatid kasi ako yung bunso. So ako, sa Quezon kasi, sa Gumaca, Quezon, kilala yung pamilya namin. Kasi yung mga kapatid ko matatalino na nag-aaral. Lahat sila, valedictorian, may mga sabit. Ako talaga hindi kilala na kapatid nila ako. Kasi nga, wala, hindi ako na-honor. Tapos, yung talagang hindi ako matalino talaga. Kaya lang, ang sabi ko nga, yung totoo pala yun, kung ano yung talino na binigay ng Diyos sa'yo. Kasi sa magkakapatid, ako masipag, malinis, lahat. Madiskarte. Madiskarte. Oo, hindi mahihiyain naman ako. Pero malakas nga ang loob ko, mana kasi ako sa nanay ko. Maaga din nabalo, nanay ko. So, yun, nagmana ako sa kanya. Siguro yung bakit ako ganito? Bakit ano? Parang ang sinasabi nga nung mga kapatid ko na ano, sa magkakapatid kasi, ako yung kaunahan na nakarating ng abroad kasi nag-Canada ako. Nung umatend ako ng World Day Against Death Penalty, pinadala kami ni Attorney Te at saka ako. So, nung nag-aasikaso ako ng passport, nalaman ng nanay ko, sabi niya, ha, mag-a-abroad ka, Dali? Ay, tingnan mo nga naman si Dali. Siya yung hindi matalino, pero una siya nakapag-abroad sa mga kapatid niya at saka yung kuya ko. So, sabi ko nga, doon ko nga nalaman na dalawa ang birthday ko. May birthday pa pala ako na November 12 at saka December 10. Yeah, dalawang ang aking birthday. Dalawang beses ka pala pinanganak, Ate Dan. Yes. Tapos, sabi ko nga, siguro kaya din ako ganito kasi nakita ko rin sa nanay ko na yung pagka matatag. Tapos, marami talaga akong natutunan. Isa sa nakapagturo ng marami sa akin ay ang Commission on Prison Pastoral Care.
Kasi si Sir Rudy, ang dami niya itinuro sa akin, kahit stricto siya. Una kasi, kaya napasok ako sa commission, pumasok talaga akong tagalinis nung nasa kabilang opisina pa sila. Pag nagme-meeting, minamasdan ko kasi yung office. Sabi ko kay ate, at sino yun? Si yung secret, si Mercy. Mercy. O, si Tita Mercy. Mercy. Sabi ko kay Tita Mercy, Tita Mercy, sino naglilinis ng office? Sabi niya, wala. Maglinis para sideline. Sabi niya, oo, sige. Eh, sino naglalaban ng kortina? Nakita ko kasi may kortina din sila. Tapos sabi ni Tita Mercy, wala, pinalalaban din namin. Pwede bang ako na lang yung maglaba? O si, saka maglinis. Sabi ko, tulong nyo na sa akin. O sige, sabi niya niya. At yun, tuwing weekly, mga two times, naglilinis siguro ako doon. Tapos nung naglalaba din ng kurtina, dinadala ko ba uwi, tapos pinapalitan ko, ako din yung nagpapalit. Siguro nakita ni Sir na pwede naman ako, pwede ako. Kaya, ayun, tinatawagan na nila ako pag may mga okasyon, may handaan, tinatawagan nila ako. So, doon nag-umpisa yung pagkakaibigan namin ng opisina. Nagsimula sa kurtina, yes. No? Oo, tagal yes. Ako. Dapat pala mayroon din tayong subtitle nitong kurtina. 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 So siguro Ate Dali, ako naman so habang ginagawa mo 'yan, yung lumalaki yung mga bata, no? Ito yung nag-aaral na sila at nagdadalaga o nagbibinata, no? Gaano naman kahirap yung phase ng buhay mo noon na ginagabayan mo sila, no? Siyempre kailangan nila mag-aral, ganito ganyan. So paano sila nung lumalaki sila nung wala ang kanila kamay? Kasi ako noon, naging presidente na nga ako ng SBDR. Naglalabi kami. Luluwas ako ng magang-maga. Aayusin ko muna mga pangangailangan ng mga anak ko. Tapos, inihahabiling ko sila sa hipag ko kasi yung hipag ko katabi lang ng bahay namin. So, dumarating ako, maglalabi kami ng maghapon yun, kami sa Congress, sa Senate, namimigay kami ng mga sulat, ganyan. Kuma-attend pa kami ng session, 4 o'clock yun sa Congress. Kaya yung SPDR, no, kilala sa Congress. So, tungkol yun sa yung mapawalang bisa ang hatol na kamatayan, dun yun sa term ko, 2006. Nasa Malacanang kami ni na Sir noon, kasama kami na pinipermahan ni Gloria Macapagal Arroyo. So, ang mahirap kasi dumarating ako sa San Miguel gabi na, mga 10. Tapos luluwas uli kinabukasan. So, sa gabi, nilalaban ko yung mga damit ng mga anak ko, gano'n. Aasik kasi yung kung may assignment ba, gano'n. Mahirap, pero nakayanan. Importante din kasi sa ganito, may kaibigan ka. Kaya tama-tama nga yung title eh. Nandito ako, kaibigan mo. Kasi isa rin sa nagpalakas ng aking ay mga kaibigan ko na matatanda doon. Siya nagbibigay ng lakas sa akin. At sa pamilya. Nag-aaral sila, no? Paano mo itinaguyo dyan? Sila ba ba sila sa school ba sila? Nag-aaral yung dalawa? Si Ryan kasi nag-high school siya sa San Miguel. Pero nag-college sa Muñoz. Mm-hmm. Sa Muñoz si Ryan. Pero hindi niya natapos kasi scholar siya, bumaba ang grades. So, okay. Oo, ang ginawa naman ng kuya ko, sinalo siya, pinag-aral siyang mag-drive. Si Rhea, scholar siya ng opisina. Tapos may nakukuha kami sa mga congressman. Yun ay yearly, binibigay yun. Tapos, dati, sinusuportahan siya ng PJPS, nakapag-scholar din si Rhea doon. So, sa tulong-tulong na mga nakarao si Rhea sa PUP Santa Mesa. Galing, no? Ate Darling? Yes, Bishop. But ang nandyan mga anak mo, pwede ba silang makapanayam? Is there a way for us to hear them somehow? Di po ba sabi ko nga, pwede sana. Sinabi ko po sa anak ko, tapos hindi muna siya nagsalita. Ang sabi ko, sabi ni Bishop, kinamit ko. Sabi ko nga po, sabi niyo. Tapos hindi muna po siya nagsalita nung sinabi ko, sabi ni Bishop. Tapos nung sabi siya sa akin, sabi niya, Ma,
ano, kasi nga daw baka daw kasi nagka-epekto po pala nung kasi kami po na interview ng ABS-CBN ni ano po ni Mercado, sino yan? Si isa ABS Abner Mercado. Abner. Yun, oo, na-interview kami nung pamilya. So, nakita sa opisina. Siyempre, hindi alam sa office. So, nagkamayroon ng topic sa kanya. So, parang ayaw na niya muna ngayon, Bishop. Ngayon, nagpayag naman siya doon sa audio. Yung mayroon siyang ano na hindi ko alam. So, ni-request natin, Bishop, yes, na pag-prepare siya ng siya doon, message, pa, pero hindi pa mamaya, Bishop. Ah, ganun ba? Opo. Oh, wow. Kumbaga, Bishop, tsaka Weng, no? Dali, ito yung epekto pa rin ng stigma, no? Yung mga kapanalig, no? Mahirap, mga katagapakinig. Mahirap po talaga na pagka ang isang pamilya ay yung isang miyembro nila ay nakukulong, meron na po pahusga yung lipunan, no, na ito ay dahil criminal nga, sabi nila, quote and quote, ay masamang tao, no? So, and the stigma extends to the family. Children, the family, no? Yes. Diba? Ay, huwag ka makikipaglaro dyan kasi tatay niya. Anak ng ano yan. So, retro. Hirap talaga, no? No? Napaka, pasing talaga yung stigma na yon. At, ito nga, dito may mga message. Hanga daw sila sa'yo, Dali, no? Like itong si Rosalinda Martinez. Hanga ako sa'yo, Dali, you're a very strong woman, no? At, na-bless mo po kami sa iyong kwento. Galing kay Brother Reynaldo Maliari sa ating mga netizen. So, very inspiring yung ano. Teka, si Father Nizel, may kikwento tungkol sa Dalaw, Father? Yeah, meron kang gustong itanong kay Dali? Mga challenge. Dali. Kasi pagka, di ba, nung nakakapunta pa ng jails, no, may mga pagkakataon na kahit kaming mga pari na magmimisa ay nahihigpitan. No? Talagang yung gamit ay bubuksan, titignan, baka may nakaipit niya. No? Para bang nakikurious ako, yung pamilya mismo, kasi napabalita dati na talagang naghigpit yung mga dumadalo sa jails. Eh? May mga experiences ka ba o mga parang mga naging challenges na talagang naranasan mo kung gaano kahirap dahil kagusto mong dumalaw, talagang susuungin mo yung mga hirap na yun para lamang makita si Kuya Art. May time kasi no magpalit ng mga gwardiya sa maximum, ang SAF ang pumalit. Sobra grabe. Sabi ko nga, nakayanan ko yung mga hirap noon. Parang mayroon, sabi ko sa isip ko, naranasan ko yung sobrang hirap. Akala ko tapos na. Mayroon pa pala. Na hindi ko asukat akalain ng araw na yun na pagdalaw ko. So, nakapila kami, nagkikwentuhan sa pila na, ay grabe, ganyan, ang kinapa, ganyan, pinahubad. So, ako naman, nakikinig lang, sabi ko, nakatulala ako sa patay. So, pagpasok namin doon sa, ano, doon sa body search area, sabi sa, hindi ko nga alam ang gagawin. Sabi, oh, hubad na. Tapos sabi ko, ano po? So, sabi niya, alisin mo na yung t-shirt mo, parang gano'n. Ha? Tapos, hindi, siyempre, wala ka nang magawa, nasa loob ka, so, alis ang t-shirt. Tapos, sabi niya, ano, pantalon, gano'n. First time, sobra yon, sobra. Baba ang, ano, ang, so, akala ko, hanggang hita lang daw eh, so, baba, hanggang hita. May pinaaalis pang isa, grabe, grabe yon. Hindi ko siya mabababa. Sobra talaga. Tapos hindi naman pwede. Kung kasi pag hindi mo pinahubad, hindi babalik ka doon sa labas. So, hindi bali na sana, di ba? Sige, paalis na yon yung underwear mo, ibaba mo. Okay lang eh. Pero yung patuwarin ka pa, parang hindi na kaya ng kaluluwa ko talaga. Ginawa ko pa rin. Sabi ko nga, grabe. Grabe yung ganong sitwasyon na nakaya ko yung hirap. Pero yung uhubaran ka pa, ipaparanas talaga pala sa'yo na gano'n, na hindi mo ine-expect na hubad na hubad ka na, wala ka nang itinago. So, nakatulala ako. Hindi pa ako nagre-react. So, tapos na. Tapos so, ito na. Dali, ay ano talagang ito ang procedure doon ngayon, ano? So, lahat ng dumadalaw?
Hindi na ngayon. Medyo light na, light na ng konti. Ah, okay. Siyempre, mga anak mo dumadalaw din doon. Hindi ko pinadalaw. O, so ibig sabihin, talaga hindi nila nakasama yung kanilang ama, no? At yung nakwento mo rin na yung muna nung kinatan, eh nag-request na sana makasama niya yung kanyang papa, pero hindi ata piniyaga, no? Paano bang nangyari doon? Ang nangyari, anong kasal ni Ryan kasi, yun naman ang isang magandang nagawa din ng Bucor, ng office amin. Nung kasal po ng anak kong lalaki, nag-request ang boss nung aking manugang, baka pwede na pagkakasal, nakagown pa kami, punta kami ng Muntinlupa maximum. Pinayagan po kami sa visiting hall. So nag-usap-usap. Pero ang proseso noon napakahirap, pero at least first time na nangyari daw po 'yon. So ibig sabihin, hindi man siya pinayagang dumaloro sa wedding rites, pero pinayagang pumalaw, no? Doon sa maximum at nakasama niyo yung sa family picture si sa loob ba ginawa yan? Sa loob? Yes. Sa visiting hall, yung area doon na malaki. So, nagbihis din si kuya? Ha? Nagbihis din si kuya? Hindi. Naka-orange. Tapos naka-maong, rubber shoes. Ang ginawa naman nung isa, inihanap ko siya ng kasukat niyang katawan, inihiram ko siya ng barong doon sa mga kasama namin. So, kabarong naman siya na hindi na lang pinaalis nung general yung matagal-tagal din ng konti, nakapag-usap din. So, sabi ko nga, yun yung blessing na ipinalit ni Lord naman sa kahirapan namin. May pinapalit siyang hindi mo rin sukat akalain na ipagkakaloob. Tapos, nakauwi din siya ng Bulacan nung mamatay ang nanay niya. Kumbaga, piniyagan siya. Kami, nakauwi siya ng San Miguel within 26 years na hindi siya nakakauwi ng San Miguel. So, Dali, ganun din bang ginawa sa kanya kagaya nung ginawa dito sa aktivista na dumalaw rin sa kanyang anak? May pinasasan din na ano bang nangyari nun? Ang nangyari noon, linggo yun siya pinayagan, ililibing ng hapon. Ano lang siya, ilang oras lang yun. Ay, wala naman kaming problema doon kasi at least nakita niya yung nanay niya sa uling sandali. So, nakakatawa nga, nauna kami umuwi ni Rhea. So, sila, si Papa lang, saka yung sasakyan ng Bucor, saka mga gwardiya, lima ang kasama. So, dumating doon sa Bulacan ng magtatanghalian. Sabi ko nga hindi ko sukat akalain na si Papa ay ganong kamahal ng taga Bulacan. Kasi doon mo makikita na hindi siya masamang tao. Napakaraming tao. Nung bumaba si Papa sa sasakyan, nakapaikot ang tao bago makarating si Papa doon sa mismong sala na kinabuburulan ng nanay niya. Ang daming yumakap, humalik. Ang tagal bago siya. Sabi nga ng mga gwardiya, pwedeng lumaban ng barangay captain ng asawa mo. Ang daming tagahanga. Napakarami po bishop na tao na yung iba hindi pa nila. Kasi ako po, sabi namin, huwag ipaalam para huwag masyado kasi baka bawalan nga nung security. So, ang nangyari lang si Papa, doon lang sa loob, hindi siya pwedeng lumabas. Doon lang siya mismo sa may burulan ng nanay niya. Pero ang tao, Bishop, napakarami. Yumakap. Talaga nagkagulo, Bishop, ang baryo nila nung malaman na uuwi siya. So, doon po nakita na hindi masama. Doon nakita ng tao na hindi masamang tao ito. Siguro na naligaw lang, ganon. At doon ako talaga natuwa na mahal pa rin siya ng tao. Okay, sige, friend. Tanungin natin yung si Dali. Ilipat natin ang boxing, ano? Kasi doon naman tayo ngayon kay sa sweetheart mong nakakasal. Kay kuya, no. Kamusta naging buhay niya ngayon? Anong kamusta na siya ngayon doon? Anong mga pinagkakaabalahan niya ngayon doon? At ano ba yung naituro sa kanya nung napakapanahon ng kanyang pagkakapiit? So, eto sa loob kasi ng Maximo, mayroong school, alternative learning school. Nagsabi siya sa amin na, ma, mag-aaral ako. Tapos sabi niya,
Eh, oo naman, para, di ba, may libangan ka. Kaya lang painting, sa painting at wood burning. Eh, mahalang gamit. Mm. Mahalang gamit. Pag bibili ka sa loob, mas mahal. Bibili ka sa labas, parang medyo mura-mura naman. Tapos, yun, nagkatrabaho naman na yung mga anak niya. So, nagtulong-tulong kami. Nakapag-aral siya. Sabi ko nga, ang galing pala niya, Bishop. Meron pala siyang talino sa pagpipaint. Tapos, matalino siya. Kasi lagi siyang first honor sa mga sabi nga namin, eh kundi ka na. Dali, alam ko na kung saan nagmana yung mga anak mo. Sige, Dali, tuloy mo. Obvious. Ay, Ate Dali ba yan? Ayun, sabi ko nga. Tapos, Bishop, nung ikasal yung anak kong babae, alam nyo, ang bigay po namin sa mga sponsor, gawa po ni Papa, painting. Oo, lahat po na sponsor. Pero kung yung ano, pwedeng ipakita dyan sa amin? Palagay ko naman, meron kang itinatagong kahit meron isa? Meron po dyan, Bishop, mamaya. Meron actually, pero, teka, yung ating technical side, pwede kaya maipakita. Siguro siguro bago ipakita, bigyan yes, muna tayo ng yung kwento ni Ate Dolly, yung history ng kanyang mga ginawang mga paintings. Yes, kwentuhan mo na lang kami. Ate Dolly. Ginawang ano? Yung mga painting, history ng mga painting. Bigyan mo kami ng mga klase. Ano, yes. Parang ano lang. Klase ng painting na pinagawa niya. Ano ba mga ginawa niya? Painting. Yes. Last Supper, Now Wood Barn. Tapos, yung mga angel, yung di ba maraming angel, nagawa lahat ni Papa yung kay Bishop Talamayan. Oh. Mm. Oh, si Bishop. Ito po yun, wood barn po yun. Naka-display daw po yun sa katedral. Tapos, at least po, isa yun sa nakatulong po sa amin. Yung gagawa siya, tapos ako po magbebenta. Tapos po, pag may mga, ano, yung ini-invite kami ni Tito Jerry na, katulad nun, ano, Ate Weng, sa Holy Academy, ano ba yan? Holy Angel? Holy Angels. Sa Holy Angel University? Doon, nag-display ako. Nakabenta ka? Oh, ay, hindi ata Tito Jerry, no? Basta dinisplay ko itong promote lang. Ang layunin ko kasi, malaman nila na ito, parang ito yung tao na nakulong, pero may nangyayari. Kailangan lang susuportahan ng gobyerno at ng pamilya. So si Kuya, wala siyang, hindi pa niya alam yung talento niya nung bago siya nakulong? Hindi niya alam. Hindi. Pero ang asawa ko kasi magaling siyang electrician, electronics, at naman na yun ng anak kong lalaki. Doon siya magaling. Pero yung matalino, siguro kasi barkada, ganun. Pero doon lang nga namin natuklasan na may talino pala siya. So yun naman ang naging blessing, no? So yung ating mga tagapakinig, kung gusto nyo pong madiscovering inyong mga talento, so, kailangan natin. Magkulong kayo, pero sa kwarto lang, sa bahay lang. Okay. Lalo na ngayon na quarantine. So, just stay home at i-discover po ang ating mga talento. So, Bishop, nangyari pala doon sa mga painting ni Arta, no? Parang ang naging, ano niya, ay naging marketing niya, ang marketing officer pala si Bishop Talamayan, eh, no? Kaya ang daming nabili sa katedral, oh. Oo. Kasi ano yun, nasa 100,000 ang nakuha sa akin ni Bishop, eh. Pero, ano po siya, hindi sabay-sabay, hiwa-hiwalay. Pero pag susumahin mo, marami. So, malaking tulong pala. Opo. Palagay, siyempre, matagal na panahon siyang bilanggo sa death row. At kung ikay nasa death row, yun ay dahil hat pa ang ano sa iyo, parusa sa iyo ay kamatayan, bitay. So sa matagal sa na conscious ka na you know bibitayin sa kalaunan ng iyong asawa. Ngayon nung biglang ibinaba yung kanyang sentensya, sabi niyo nga kanina na sa reclusion perpetua, ano ba yung nadama niyo? Yung po, ikikwento ko po muna, Bishop, yung unang pasok ko sa death row. sige po. Doon muna tayo.
Opo, yung unang dalaw ko po, so first time na dalaw ko, hindi ko po siya makita. Nasa harapan ko na po siya kasi wala po silang ilaw ng araw. Ang sindi po ng ilaw nila, alas 6 ng hapon, papatayin po ng alas 6 ng umaga. So pag galing ka sa labas, maliwanag, papasok ka sa loob, hindi mo, wala ka pong makikita ang itsura ng ka madilim. Parang isasanay mo muna yung mata mo. Kailangan i-ano mo muna. So nasa harapan ko na pala siya. Hindi ko siya nakikita. Ayun, nung medyo nasanay na yung mata ko, hinawakan niya ako sa kamay. Ma, na gano'n. Sabi ko, na gano'n po ako. Ay, ikaw na pala yan. Sabi kong gano'n. Tapos, ayun po, ang dilim-dilim. Nandun siya sa medyo dulo yung kwarto niya. Kasi nung madala po siya sa detro, tinanong po daw kung at sino ang gusto mong makasama sa kwarto. Parang ang sinabi po niya, gusto niya yung maka-Diyos. So, yun, isinama po siya doon sa mga nagsiserve sa simbahan. Yun. Pag po, ano, bali dalawa po sila sa kwarto, sa taas po yung isa, siya sa baba. Nung pong mga panahon na yon na siguro matagal-tagal din kasi ay naku Bishop yung pang nung siya ay ano yung bibitayin kasi si Papa po hindi basta dinala sa death row na matagal napakadali po na nakalinya po siya talaga sa bibitayin. So nung pong at isang malaking tulong po talaga sa akin si Sir Rudy kasi po ang pagbibitay po kasi unang buwan bibilang ng tatlo, halimbawa po na hold, bibilang ka uli ng tatlo, ano ka na naman na bibitayin. Bibilang ka uli ng tatlong buwan, bibitayin ka na naman. So doon po sa mga pagitan ng bibitayin, sobrang alam niyo po yun, nakakatroma po. Kasi sobra po yung iniisip mo, sinong lalapitan mo? Sinong mag-hold? Kailangan po kasi ma-hold ng Malacanang. So si Sir Rudy tumulong po sa akin kung sino yung mga ang una po namin nilapitan si Bishop Oliveros ng Malolos po. Isang malaking tulong po 'yun. Pinuntahan po namin talaga iniyakan ko po si Bishop. So sumulat po si Bishop sa Malacanang. Sumulat din po ako na hold po 'yun. So sunod-sunod na po na napakiusap kung sino ako susulat ako sa kasi po nakasyam na ano po siya eh nakasyam po siyang schedule postponement nakasyam po siya na bibitayin na naho-hold po lagi. So alam niyo po yung sabi sa Diyos para pala siyang pusa. Yun nga po siyam na iniisip ko nga po 'yun. Ano po yung pagitan po pag ayan na nakadalawang buwan di may isang buwan pa po hindi na po kami nakakatulog mag-asawa hindi na rin po siya nakakatulog kaba sa dibdib yung kaba yung alam mo yun yung para kang ano hindi ka na makahinga parang ganun po so po na, nakita ko pati po sa loob parang ano may discrimination din po sa maximum eh kasi ang detro po hindi kayo pwedeng lumabas hindi kayo pwedeng humalo. So parang pag naglalakad-lakad yung mga wala sa detro, titignan sila. Parang sabi ko nga eh, nasa detro ka na, nasa loob ka na ng kulungan, may discrimination pa. Kasi sila kasi ang bibitayin. So ibig sabihin, masama sila. Kasi yung mga nandung iba, palakad-lakad na, parang gano'n. Parang kaya nakakulong na. Tapos nung sa loob pa ng detro, may discrimination din. Kasi ikaw, may date na yun sa'yo, kami wala pa. Parang gano'n, alam mo po yun. Convicted, outcast. Hindi, Weng, parang sinasabi ni Dali, si ang pakiramdam ni nung mga naka-schedule, kung malapitan niya, baka mabur yun, madamay pa tayo, masaksak nga. Parang gano'n. Yun actually, yun ang pakiramdam eh. Oo, yun ang isang malaking problema ngayon sa NBP, no? Yung buryong, dahil ngayon, wala mga... Maganda yung pinupunto ni Mike na yan. So ngayon, naku, medyo ubus na yung ating oras, ano? Pero sige, ano natin? Kamusta na si Art ngayon? Sa oras na 'to. Anong tingin mong na siguro if you can speak for him, ano yung naging epekto nung pagkakakulong at kung meron bang silver lining ka nakikita doon sa naging experience niyo na 'yan? Ano yung dali na pwede mong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Sa ngayon kasi si inong kasing pag kasi ikaw ay nasa maximum, parang sasabihin mo okay yung buhay mo. So makakabalita ka na sa medium na hindi sa medium siksikan, tsaka mahal ang bilihin,
ganyan. So, si Papa, nag-usap kami, sabi niya, Ma, dinesisyonan ko na talaga na umalis dito sa Maximum. Sabi niya ganyan. Tapos, pero sabi niya, nanghihingi siya ng sign kay Lord. Eh, nung gabi na yon sabi ko, alam mo pa, ganito. Kasi, parang kang nasa box eh. Parang nakandiyan ka sa, ano, nasa comfort zone ka. Lumabas ka dyan. Sabi ko, i-challenge mo. Huwag mong isipin na may nagsasabing mahirap doon, siksikan. Eh, malay mo, yan yung binibigay na chance ni Lord na lumabas ka dyan sa kahuna na yan. Sabi ko, i-try natin. Kaya nga may Diyos eh. Ihingi nga sa kanya tayo ng tulong. So, sabi ni Papa, ito na yung sign, Ma. Yung sinabi mo na, kasi kaya ako ayaw umalis dito, okay ang aking tirahan, yung tulugan ko ayos, inaalala niya sa kung baka hindi. Basta si Lord, lumabas ka na dyan. So, kaya nalipat siya sa medium. So, pagdating sa medium, dininig Diyos ang aming panalangin. Okay na okay ang lagay niya sa medium. Nararamdaman ko, kasi ang medium, nagpapagamit ng cellphone 2 minutes. Kaya pwede nilang kausapin ang kanilang pamilya. Nakapila sila. At may araw ng paggamit ng cellphone. So, nakakausap ko naman si Papa. So, sabi ko nga, okay naman siya. Naghahantay na lang siya, na-interview na siya. Naghahantay na lang sila na kung kailan nga ba yung sinasabi na palalayain sila. Ang magandang sign yun na nasa medium na siya. No? Ibig sabihin nun, malapit na siyang ano talaga. A matter of time na lang para siya ay makalaya na. So, ayun ako, ito, enable ko na yung share screen natin. Mapapakita natin yung ilan sa mga paintings ni Art. Ano? Ayan, nakikita nyo na yan? Ayan, sa mga magagandang obra ni... Wow! Ayan. Oh. Ang galing. Yan po ay Woodburn, no? Dali? Oo, Woodburn po yan. Yun po ay unique po yan sa Bilibid, Bishop, no? At mga tagapakinig. Yung artwork na yan ay parang kahoy po yan na may parang sinusunog na, na soldering gun na parang dinodrawing lang niya yung image. Yeah, sa pamamagitan ng ano, pagsunog. Yes. Ang mahirap po nito, pag nagkamali ka na, hindi ka na makakaulit kasi sunog na yung kahoy. So, napaka-medium na yan. Napaka-tsaga na mga gumagawa. Galing, no? Yes. Next. Galing. Medyo mabagal yung aking PC. Ito, yung isang gawa niya pa. Na, sa canvas naman ito, Dali, no? Canvas. Okay. Ito pa. Oh, yung painting and skills pa pala siya. Wow. Ay, maganda yan. Abstract. Ano pa, ha? Abstract, parang makakarating sa kwarto ni Bishop yan. Yes. Pasan ko yung Ate Dali. Ay, ang ganda. Ito yung sinasabi yung ano, Last Supper. Ang galing. Opo. Yes. Okay. So, marami pa po pero hindi na natin siguro mapapakita lahat. Oo. Siguro, Brother Jerry, pwede natin silang pakita habang pinapakinggan natin yung isang mensahe na. Siguro, before we close, so ngayon, siguro, kamustahin naman natin nga yung mga bata. Teka, mayroon pa. Yes. Di ba may ano, babasahin akong sulat? Meron na ba? Yes. Ah, yung dala niyang sulat ni Kuya Art. Sabi kasi ni Bishop, ko alin daw sulat yung baka ano, tumatak sa akin sulat ni Papa. Sige. Okay. Share mo. Yeah. Habang ipapakita natin uli yung ano. Sige. Ano sulat ito, yan mula kay Art. Sulat opo, galing kay Papa. Valentine's Day po ito, 28. Ay, wow. Lalabas na ba kami ng panyo? Umukoy pa iyak eh. Bishop, pinigilan ko nga kung ano, maiyak eh. Dearest Ma. Ma, salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagtsatsaga. Salamat sa suporta. Salamat di ka nagsasawa sa akin. Salamat di mo ako pinababayaan. Salamat sa pangunawa. Salamat sa pagkalinga. Salamat sa pagpapalaki mo ng mabuti sa ating mga anak. Salamat, ginagawa mo ang lahat para sa kabutihan ko at ng ating mga anak at apo at pamilya. Ano ito? Siya yata, di na yata matatapos ang pagpapasalamat ko. Basta, salamat ng marami sa lahat-lahat.
sa lahat ng sakripisyo mo. Higit akong nagpapasalamat sa ating Diyos at Panginoong Hesus Kristo kasi binigyan niya ako ng asawa na napakabuti at mapagmahal. At ang lahat ay nasa iyo na. Pawang kaloob ng Diyos ang lahat ng ito. Happy Blessed Valentine's Day. Take care. Ang isa pa po na ano sa ibang sulat 'yon, ang sinabi niya sa akin, salamat sa pag-aalaga ng pangalan ko. Sabi ko, ginawa ko yung maging maayos na babae para sabi ko sa kanya, para yung dignidad mo, yung dignidad ng pamilya ay maibalik. Ayoko naman na sabihin ng mga tao na kaya nagkaganyan ang pamilya niya na yan, nasira kasi masama ang asawa niyan. Ginawa ko ang lahat para sa ikabubuti ng pamilya ko at ng mga anak ko. At Bishop, kaya ko po naman nakita na mabuti yung ginawa ko kasi po pag umuwi na po kami doon sa bahay namin, dating bahay namin, para po kaming artista, pinagkakaguluhan po kami nung matatanda. Yakap sila ng yakap at tuwang-tuwa po sila sa nangyari daw po sa buhay namin. Kaya sabi nila, ganyan si Dali ay dapat yung pag may ganun din po ako. Gusto ko maging magandang halimbawa ng kapwa ko na may asawa sa image mga nanay na hindi natatapos ang buhay sa kulungan. May karugtong ito, nag-uumpisa lang tayo at humingi tayo ng gabay sa Diyos para mapagtagumpayan natin ito. Nandito ako, kaibigan niyo. Yes, no? Palakpakan natin si Dali. No? Pero napag-usapan natin yung mga anak, no? Siguro. Oras na para pakinggan natin yung mensahe ng isang anak para sa hindi ko pa yung naririnig. Kanyang ama, no? So, Sir Dennis, pwede na ba natin i-play yung soundbite natin, Sir Dennis? To my dearest Papa, habang tinitingnan ko ang mga paintings na likha ng mga kamay mo, naisip ko kung gaano kaganda ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng ating pamilya. Salamat, Papa. Salamat dahil sa mga paintings na ito, nakakapagbigay ka ng halimbawa sa maraming tao na ang buhay ay maganda at makulay. Na kahit minsan ay dumidilim, gumugulo, at lumilihis ang mga guhit at linya, ang lahat ng ito ay bubuo ng isang magandang larawan. Larawan ng pagkakadapa at pagbangong muli. Larawan ng dilim at larawan ng liwanag. Tulad ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagiging isang mabuting ama. Maaring nakakapagtaka sa pandinig ng iba, paano naging mabuting ama ang isang bilanggo? Taas no o kung sasabihin na ikaw ang isang halimbawa. Salamat dahil ipinakita mo sa amin na kaya ng tao na bumangon sa pagkahadapa sa tulong ng may kapal. Salamat dahil sa kabila ng ating sitwasyon na ipapadama mo sa amin ang iyong pagmamahal at ang iyong suporta. Salamat dahil hindi ka nawawala ng pag-asa at patuloy kang nananalig na balang araw diringgin ng Panginoon ang ating panalangin na tayo ay mabuong muli at magkasama-sama. Salamat, Papa. Sana patuloy mong gamitin ang talentong bigay ng Diyos sa'yo upang maipakita sa maraming tao na makulay at maganda ang buhay basta tayo ay kakapit sa Panginoon. Okay. Sabi, no? Nakikita, kukunin ko muna yung labakara ko. Oo nga. Parang napaka... Yes. Touching naman ng letter na 'yon. Ako bilib ako doon sa ano, doon sa Bishop yung hindi nawala ng pag-asa yung anak. Tsaka yung respeto niya sa tatay niya kahit na
ano man yung nagawa ng tatay. At saka yung napakaganda ng ano yung the way she interpreted everything that has been happening sa buhay niya sa kanyang tatay. Na parang tulad din sabi niya yung guhit na guhit ng pagkakadapa, guhit ng pagbangon at bumuo ng isang magandang ano sa tama-tama yung talent na binigay ng Panginoon sa pagguhit sa itong sa wood burning na ito. Ay naging yun na yung precisely yung buhay niya eh ginuhit na doon eh. Yung pag yung wood burning na lang eh may sinusunog ka, dumidilim, umiitim yung buhay pero pag tiningnan mo sa mas malaking larawan, ang ganda. And I think that is exactly how God deals with us. Kaya talaga napaka ano, sabi niyo nga ano yung parang nakakaano inspire yung salitang yun ni Rhea. Maraming maraming salamat din. It seems ang ganda nitong the way we end this second ano episode kasi puro salamat eh. Mula kay Ate Dolly, mula kay Art yung sulat yung love letter niya kay Ate Dolly. At ito naman si Rhea ngayon. And of course tayo. What else can we say? Salamat din lalo na sa ating special na panauhing pangdangal sa gabi ito. Oo nga, siguro pasalamatan natin ang ating panauhin ngayon na hindi madali na buksan ang iyong buhay sa tao, lalong-lalo na yung kasi parati nating sinasabi, we don't hang our dirty linens outside. Pero minsan pagka binubuksan, kung kailan mo binubuksan ang buhay mo kung paano mo yun ang that's a sign of humility eh. And that's also the start of acceptance from other people. Yes. Yes, so yes. Maraming salamat po Ate Dolly for being so generous no of in sharing your story with us. So siguradong marami kaming napulot kahit yung mga nakinig. Yes. Weng, may napulot ako kay Rhea. Oo. So, dadako na tayo, kuya, sa ano. Sa takeaways na tayo. Takeaway na. Yes. Maikli lang. Alam mo, maganda yung from the maximum, iginuhit yung kapalaran, yung karanasan, maximum security compound. Ang ganda ng guhit, ngayon, nandoon na sa medium. Medium. Yung pagkaguhit ng kanyang mga paintings, doon ko nakita yung malaking hope, Bishop. Kasi yung guhit, napunta doon sa malaking hope. So kasi ginuhit niya yun eh. So kung tatanungin kita, Kuya Mike, kasi ang isang special na segment ng ating programa ay ang takeaway. So ano yung isang salita na pwede mong ibahagi na siyang pinaka-takeaway mo doon sa sinabi mo? Siguro sa akin yung hope. Yun yung nakita ko talaga. Doon sa sinabi kong ang guhit ay ibinigay sa bawat mga kaibigang naririto ay yung napakalaking hope na binigay para sa pamilya doon sa PDL. Yun lang po. Yun. Ayan, salamat. Si salamat. Father Nizel, ano po ang takeaway nyo? Pwede bang hindi isang salita lang? Pwede bang okay. Hindi sa akin? Sure. medyo nag-jot down ako kanilang mga, ano, ng mga idea. Para bang pasok sa isip ko sa istorya natin, Daddy, yung itong mga salita nito. No? Yung mga sa hindi magandang karanasan ay nakakakita tayo ng mga pagapala. Kasi, kumbaga, hindi magandang karanasan yung mabilanggo eh. At hindi magandang karanasan yung pinagdaanan ni Ate Dalit ng kanyang pamilya. Pero pagpasok doon sa loob ng bilangguan, may mga magandang karanasan pa rin pala. Yung na-discover yung marunong mag-painting, tapos na-discover na may talent si Kuya Art, biruin mo, nagka-first honor lagi. No? Na para bang daming na-discover eh, sa kabila ng mga hindi magandang karanasan na yon. At napakagandang blessing nun para sa akin na makita yun. Ayun. Yes, so okay. Sa akin naman po, alam mo, ang talagang umalingaw-ngaw na salita din dito sa ating episode na to, yung salitang salamat, no? Kasi totoo lang, what makes a man or a family wealthy is not riches, hindi pera, hindi salapi, hindi kayamanan, kundi yung pagiging grateful, no? Yung magkaroon ka ng grateful heart na magpasalamat ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa ibang tao dahil sa blessings na binibigay sa iyo, gaano man yung kaliit sa mata ng iba. Dito sa pamilya ni Dali, tsaka sa kwento ni Dali, no, na nabanaag natin nga
yung isang pamilya na simple lang, na nadapa yung kanilang head of the family, pero dahil may grateful heart yung si Dali, may grateful heart din ng kanilang mga anak, at yun ang nagdala sa kanila towards itong sitwasyon nila ngayon, na masasabi kong napagtagumpayan nila yung, hindi pa man lumalaya si Art, pero feeling ko malayang-malaya na siya ngayon. Yung puso niya ay malaya na. Although, iba siyempre yung pagdating ng Pasko, magkasama na sila ni Dali. Ito yung panalangin ko sa kanya. Siguro, Bishop, as we end with the prayer, ipagdasal natin na maging masaya ang Pasko, hindi lamang kay Dali, kundi doon na rin sa nakaramihan ng mga PDLs and their families, no? Dahil ngayon, napakadaming negative emotions na nangyayari doon. Bukod sa nakarunong na sila, may pandemic pa, wala silang dalaw, nagdurog sa sila sa kanilang kalagayan ngayon. Pero, kumakita, no? And be grateful na nandiyan dyan ang Panginoon at may kaibigan sila nakasama naglalakbay yun in this ministry. So, yun, salamat Dali, no? Salamat sa pagbabahagi mo. At alam ko, hindi pa ready sila Rhea na lumantad. Pero, ipapasalamat rin ako sa kanya dahil ang ganda nung kanyang sinabi at namumutawi talaga yung nahagi, ganda, no? Nang tinuro ninyo sa kanya, no? Tinuro ni Dali, tinuro ni Al sa kanya. At syempre, yung pagiging mapagpasalamat ng kanilang puso sa Panginoon para harapin ang lahat ng paghamon dito sa buhay. Siguro po, si Bishop, magbibigay mamaya ng assignment. Ako, si Bishop, magbibigay din ako ng konting sa mga tagapakinig. Pwede ba, bago kayo matulog ngayong gabi, pakitin nyo naman yung inyong mga asawa, mga anak, mga magulang, no? Halikan nyo habang nandyan pa sila, dahil be grateful na nandyan sila ngayon at pasalamatan natin ang Panginoon because of them. Yun po. Yeah. So, okay, si Bishop naman po. Final word po, Bishop. Actually, sinabi nyo na yung mga nais kong sabihin sa tuko lang. Ang kukunin ko yung mga sinabi niyo na si Ate Wenga, hindi pa nagsasalita ng kanyang pieces, paano-along sa patampi-tampi sa ulang siya sa kanyang mga words of wisdom din. Pero ayun na nga, ang una yung sabi nga ni Mike kanina, yung pag-asa na nanggaling dun sa actually yung word na guhit, para yun para sa akin yon ng isang napakagandang yung parang baon ko, take away ko dito sa kasi ang guhit ay yan, may gumuhit na ganon, guhit na pa pataas pa pababa, ang gulugulong ng walang direction. Pero later on, pag tiningnan mo, tulad ng ginawa nga ni Art dyan sa kanyang talento, ay may nabuong napakagandang bagay. At ito ang buhay natin. Siguro maganda na makita natin. Ngayon, gumuguhit tayo ng mga linyang hindi natin alam kung saan patungo dahil sa COVID-19. Ang daigdig ay gumuguhit ng isang parang watak-watak ang direksyon natin, hindi natin, gulong-gulo ang buhay natin. Pero sa kalaunan, at ito ang next ang take home, ay yung Diyos nandiyan kasi at ito patuloy na paulit-ulit na sinasabi ni Ate Dolly kanina. Diyos nandiyan ng Diyos sa dilim, sa hirap, sa kawalan ng pag-asa, sa lungkot kasi nawalay, nakagawa ng masama, na mali ang kanyang asawa, meron na doon ng Diyos. At ito ang gumuguhit. Sabi, di ba, sabi sa Biblia, God writes straight with the crooked lines that we make. Itong mga guhit nating balikuliko, ginuguhit, inaayos yan ng Panginoon kung maniniwala lang tayo kung pagkakalob natin sa Kanya. Kaya tama yung sabi mo din sabi ni mo ang Jerry kanina na nalito ako sa sabihin mo yung ngayon magpasalamat. Can you embrace your loved one tonight? Can you kiss them? Yung mga lapit sa iyo, pasalamatan mo yung taong katabi mo, yung sin yung matagal mo nang hindi na alam mo na malaking nagawang tulong, yung isang tao na nag kaloob sa iyo ng pagkakataon ng pag-asa, ng panawid gutom, panawid at pag-asa, pasalamatan natin. Kahit man lang sa harapan ng altar, kung hindi natin masabi talaga directamente sa Kanya, ito, pasalamat. Ito, that's another word that we can take home. Indeed,
and anywhere we go, there is reason to be grateful. At yun, ang sabi naman ni Father Nicel na kahit anong ano, kahirapan yung sinadanasan ni Ate Dolly, lumabas yung maganda. And ito, nandito tayo sa sitwasyon na napakapangit, napakadilim, parang nawawala na tayo ng pag-asa, ang daming nadidepress, ang daming nag-attempt ng suicide, kung hindi ba naging successful ng suicide. Pero hindi pwedeng maputo lang hanggang doon lang ang, ano, ang buhay. Kasi naandyan ang Diyos. And finally, just to go back to the title of this ano, episode, yung Second Chances, I think this is more than enough reason for us to really believe in that justice is restorative. It should never be punitive. Itong kwento lang na ito ni Ate Dolly, ni Art at kanyang pamilya, is more than enough reason. It's already an argument against the death penalty. Nagbabago ang tao. Pwedeng may makita kang maganda sa dilim, sa gitna ng dilim, na dinanasan ng isang taong gumawa ng mali. Hindi po pwedeng solusyunan lang ng death penalty dahil yes, nagkamali ang isang tao. Amen. Ito, second chances. And tayo, kahit hindi tayo gobyerno, kahit hindi tayo makapangyarihan, we all can be instruments of second chances to one another. And I think, ditong huling iiwan ko sa ating mga tagapakinig na nanonood ngayon, ano, paano tayo magiging instruments of second chances to people? Can we give them another chance? Can we learn to forgive? Can we learn to appreciate? Can we learn to be grateful? Sometimes it's a very simple thing to say, salamat ha, at napakalaking bagay sa isang tao ang munting mga bagay na ito. Yan lang po. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, salamat po. So, ang dami-dami nating take away ngayong gabi ito, no? So, pero, salamat. Friend, sabi nga, feeling ko parang ubitin pa rin ka tayo kasi isa lang si Ate Dali sa napakaraming kwento ng ano, mga nagtagumpay sa buhay after. Huwag kang mag-alala, friend, kasi marami pa tayong mga panauhin na iimbitahin sa susunod na mga episode. So, abangan niyo po yan. Ang mga takeaway natin ngayon, kayo rin po, yung lahat ng mga questions na binigay ni Father, how can we be grateful? How can we show that we give second chances? Paano yung mga takeaway na sinabi ng mga kasama natin? Paano mo iguguhit yung buhay mo na para maging mas makabuluhan siya, no? So, ito po yung mga assignments natin at ano din ang gagawin natin bago tayo matulog to show that we are grateful, that we are faithful. Dagdag ko lang yung faithfulness, no? Hindi ko makalimutan yung pagiging faithful ng mga anak sa kanilang tatay, ng ni Ate Dolly sa kanyang asawa, ni Kuya Art sa kanyang asawa, at higit sa lahat kung paano naging faithful ang Diyos sa pamilya para matawid nila yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig natin. Meron ba tayong mga nag-comment? Yeah, pero bago tayo matapos, no, gusto ko na i-acknowledge yung mga comments ng ating mga ano, no. Ito si Kuya Rudy Diamante, nakikinig daw siya, no. Very inspiring episodes. Congratulations, thanks Dali. Matinis, nakakayak naman ang mensahe ng anak ni Dali, oh, si Rhea nga. And then from Lina Panya, very nice and inspiring reflection from Bishop Joel. Stay safe, everyone, and good night. Unconditional love within the family like God's love. Rosalinda Martinez. Okay, happy listening din kay Victoria Barrientos, no? From all the way from Bacolod. Kay Sister Tetet Condesa. Okay, so, mga VIPs, no? Lahat tayo, magkikita tayo 24, no? Sa 24. Online General Assembly natin, Bishop, no? Yes, we have our guest, yung ating pong president, acting president ng CDCBC. Wala pong iba kundi si Bishop Pablo Virgilio David. Kung ating emisyon, no? We will send you the link sa ating pong conference na yon. Ipapadala po namin sa inyo ang link. And then on Sunday will be our celebration of the 33rd Prison Awareness Sunday. Ito po ay will be celebrated all the way from Legazpi sa St. Gregory the Great Cathedral of the Diocese of Legazpi.
Sunday po yan, 9:30 a.m. At ang punong tagapag-diwang ay ang ating, wala pa yung bakod yung ating chairman, si Most Reverend Joel C. looking na Retarded kasi. Okay. Yan ang kagandahan ng online kung saan-saan tayo nakakarating, no? Yes. Okay, so... When, meron yata si Father. Father, may... Father yata, may tambayan ka ba? Yung tambayan, yeah, meron ayaw, nga pala, ipopromote natin sa 24 ng umaga, no, Father Nizel, no? Yung itambayan episode ng HLAF, si Father sa ano yung lingkod, will be there to... also discuss prison awareness. So, that would be on umaga, this coming. Sa umaga. Meron din bukas, Jerry. Jerry, meron din bukas. Ano yung meron bukas? Nasa unang hirit po. Anong meron? Nasa unang hirit po sa TV, Channel 7, ang mga release prisoners po natin kung paano po nagbago dahil second chances po yung ating hashtag. So, nandun po sila interviewin sa unang okay. hirit kung paano daw sige, nagbago. So, babangan natin yan, no? Jerry, yes. Batiin ko din ang mga community namin, ang mga family namin sa Angeles District Jail at San Fernando District Jail na nakikinig sa atin ngayon. Wow. Okay. So, hello po sa inyo lahat. Si Dali, baka may gusto batiin bago tayo matapos. Dali, may gusto kong batiin. Ayun, nagulat naman ako. Ang galing naman ang mensahe ng anak kong bunso. So, na-inspire naman ako. Dapat kasi yung kuya niya din, kaya lang mas mahiyain kay Rhea kasi yun. Sige, so, diyan mo na lang siya pasalamatan at halikan mo sa noo, no? Bilang tayo ng ano. Okay. Shout out din kay Dori Articona, no? Nakikinig siya, Marina Fajardo. Maraming salamat thank po. Thank you po sa Ate lahat ng nakisa. Yeah, to our 60 plus community. Viewers. Yes, okay. Ayan, maraming salamat Ben, po. Sige. So, heto na naman po at pansamantala tayong nagpapaalam muna. Pero babalik po tayo sa mga susunod na linggo. Abangan nyo lamang po kami at ang aming mga announcements. Okay, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat po on behalf of Bishop Pong, Father Mike, and Dali. Narito ako. Kaibigan mo. Good night, everyone. Bye-bye. Hindi naman pipreya ka lang. Narito ako. Bilita ng dumamay sa'yo. At kung kailangan hihingahan at wala nang ibang matatakbuhan, narito ako handang makinig sa'yo. Isang tawag mo lang, ako agad ay nariyan. Bigyan ng kulay yung mundo mong wala ng buhay. Gagawin lahat, ika'y di pababayaan, at ika'y laging alalayan. Kami malaya dahil sa dilim ng mali at kasalanan na patuloy din namin inahayaang mangibabaw at maghari sa aming mga buhay. Pagkalooban mo kami ng marami pang pag-asa, ng pagkakataon, many more second chances that we may be worthy of your love. You who are our God, loving and always forgiving, now and forever. Amen. Magpalain nawa kayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat, ladies. Walang masisilungan.